Hello, this is me again, Holly, ang iyong sisi. Today's episode is Remembering My Mother's Death. So, medyo hindi maganda ngayon ang aking pakiramdam dahil nga 1 year na si nanay sa heaven. So, medyo hindi maganda yung nangyari, hindi maganda yung pakiramdam. Basta hindi maganda lahat ang mga nangyari nung pagpatak nung last year ng January. Parang ganito, bumabalik yung sakit. Talagang hindi na maganda. So, pagpasok talang ng January, talaga hindi na maganda yung pangyayari. Kaya, yun, nakakaya. Kasi nga, sa kanya lang umikot yung buhay ko, yung nanay ko nun. Sa kanya lang umikot yung buhay ko, kaya medyo nahirapan ako mag-move on. Hanggang ngayon, nasa healing process pa talaga, masyado kong dinibdib. Hindi ko nakayanan yung pagkawala ni nanay. Tapos, hindi pa ako nakauwi ng bahay. Yan. So ngayon na nag 1 year na siya, bumabalik pa rin yung sakit. Talagang nahirapan ako mag-move on. Nahirapan akong tanggapin na hindi ko na makikita ang nanay ko, hindi ko na natatawagan. So, talagang na-feel ko yung depression. Ganun pala yun. Sabi ko kung hindi ako matatag, siguro nagpakamatay na ako eh. Kasi dumating yung point na gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Yung parang gusto ko nang tumalon sa bintana. Pag nadungaw ako sa bintana, parang napakababa na lang ng baba sa kitong ano namin, kinalalagyan namin kasi kami nasa 9th floor. So feeling ko pag nadungaw ako sa bintana, ano na lang siya, mga nasa ground floor na lang kami o kaya first floor. So napakababa na lang. So parang yung wala na ako ibang naiisip. So parang umiiyak na walang nakakaalam dito sa bahay. Siyempre hindi ko naman pwedeng ipakita. So mahirap yung patago kang nasasaktan pala. So, yun. Wala. Talaga nablang ko lahat hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa talaga kayang tanggapin kahit sabi ng isip ko is tanggapin ko na, pero yung puso ko talaga, hindi ko pa siya kayang tanggapin. Yun, nahihirapan ako, lalo na ngayon, lahat ng mga memories namin, lumalabas na, ganun, naaalala ko yun. Kasi si nanay, kaibigan namin siya, katropa. Talagang hindi namin na-feel na siyang nanay namin. Na-feel namin na tropa namin siya kaya sobra kaming nahirapan. Na nung nawala siya, lahat kami magkakapatid, talagang nahirapan, natanggapin na yung nanay namin. Na sabi nga, niloloko nga namin, lagi nga sabi namin, uto-uto siya eh, kasi nga lagi namin siya nauuto kung anong gawin namin sa kanya, kung anong sabihin namin sa kanya. Ginagawa niya, tuwang-tuwa naman siya, ginagawa niya kahit nilalaro-laro na lang namin, kahit ganito, matatanda na kami. Ganun pa din, nakikipagsabayan siya sa amin. Kaya yun yung ano talaga namin na parang hirap kami tanggapin. Lalo na ako kasi hindi ko talaga siya nakita. Kasi during the time, napakalakas ng pandemic. So, medyo hirap. Nandito lahat yung mga memories na ng nanay ko na pag nagka-video call kami, lahat mo yan. Lahat talaga yun. Ang hirap talaga. Sabi ko nga, sanang kung pwede lang nakuhain namin yung sakit ng nanay kong ginawa na namin. Kung pwede ko lang itong kuhain, kinuha ko na eh. Kaso hindi naman maaari, di ba? So, ayan. 1 year na, hindi ko talaga matunggap. 1 year na siya na hindi ko pa rin kayang tanggapin. Lalo na yung talagang na-feel ko yung depression. Hindi mo yun na nagkasakit ako nung time na lagi ko sinasabi na nagkasakit ako. Nasabi na ng doctor na kasi daw meron na akong may malala akong sakit kasi lahat nagsibagsakan yung ano ko talaga sa loob o yung mga nung kasi nanghina na ako eh. Akala ko noon may sakit mo ako, so pumunta na ako ng doktor. So
daming tinest sa akin, puro bagsak yung mga test sa akin, yung mga laboratory test ko, puro bagsak yun. So, hindi ako naimik. Hindi ko lang masabi sa doktor na wala akong sakit. Depressed lang ako. So, bumigay yung katawan ko. Sabi ko, nasa depression ako. Wala akong sakit na ano man na malala na sakit. Kasi, ganun pala yun. Pag sobrang depressed, kasi halos hindi ako noon makakain, hindi ako makatulog. Pinipilit ko noon. Pag ganun pala sobrang depressed ka, talagang babagsak lahat ng mga nasa kalublooban mo na. So, yun, buti naman, okay naman yung mga nasa result. Kasi nga talagang pinilit kong mabumangon. Kasi nung time na yun na talagang gustong-gusto ko nang mawala. Sabi ko, na gusto ko nang magpakamatay, na parang gusto ko nang tumalon. Gabi-gabi noon, napapanaginipan ko ang nanay ko na yun nga, nayakap-yakap niya ako. So, doon ako bumangon na kailangan ko lumaban, na siguro pinapahiwatig sa akin ng nanay ko na okay na ang lahat, wag ka na siyang isipin. So, parang tinulungan pa rin ako ng nanay na bumangon ako. Yun, bumangon ako sa sitwasyon na yun, alising ko na yung sitwasyon na yun kasi halos hindi ako makakatulog, umiiyak ako. Talagang iyak na iyak na hindi. Maya-maya ipapakita ko yun sa inyo yung mga gaganapan ng during na yun na si nanay. Yung huli ko siyang nakausap na nasa hospital pa. Halos talagang durok na kami. Puso ko noon. Parang buong yung mundo yata lahat na sumaklob sa akin noong time na yun. And yun, basta ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan noon na si nanay. Medyo, yung kaganapan namin na medyo malakas pa si nanay hanggang sa siya nawala na nung nasa hospital na. Ipapakita ko sa inyo yung una't huling TikTok ni nanay. So, para kasing ano kasi yun eh. Kaya siya nagkaroon na nakatiktok siya kasi nga para magkaroon siya ng ano, ma-exercise siya yung katawan niya kasi nung time na yun, lagi na lang siyang nakahiga. So, nagsisimula na lang humina noon si nanay. So, lagi ko sinasabi na mag-TikTok. So, yun, sa tulong ng pamangkin ko at kapatid ko, napatiktok. Kasi sabi ko kay nanay, sabi ko, nanay, mag-TikTok kay may kapalit, eh, bibigyan kita ng ano. Sabi ko, papadalhan, bibilhan kita ng cellphone kasi gusto niya ng cellphone. Kasi nga, pag minsan gusto ko siyang makausap, hindi ko siya nakakausap kasi nga yung may mga ari ng cellphone, mga busy din. Kaya yun, sabi ko kay nanay, bibilhan kita ng cellphone. So, actually, nakabili na nga ako ng cellphone kay nanay. Kasi,
yun na yung pasalubong ko sa kanya nung dapat umuwi ako. Kaso hindi ako naka-uwi kasi nga nagkaroon ng pandemic. So, hirap. So, sabi ko cancel na. Kaya, sabi ko kay nanay, ipapadala ko na lang through LBC. So, hindi ko naman na ipadala. Yeah, medyo sad kasi nga hindi ko na ipadala. Pero, yun ang kapalit. Nag-TikTok siya. Yan yung kapalit. Yung cellphone lang. Gusto niyang lagi siyang ano pag pinapagawa namin yun. Nagaano siya. Nasunod talaga tapos yung nung last na uwi ko, yung last na uwi ko na medyo mahina pa si nanay. Para kaming ano ba? Para na kaming baliw, para na kami sira na yung nagsasayaw kami. Tapos pinapasabay namin si nanay para ma-exercise din siya kasi minsan taba na kahiga na lang kasi nga syempre maintindihan naman natin kasi nga mahina na siya. So lagi na lang siyang nakahiga. So ang ginawa namin nagsasayaw-sayaw din kami, di sayaw din si nanay. Yun, kaya yun medyo na syempre tuwang-tuwa kami kasi nga nakapag-exercise na ng konti yung kaulang TikTok. Si Rip, si tatay. Ito naman yung kaganapan nung nasa ospital na si nanay. Ito yung huli kong nakausap, huli kong nakita buhay, na naumihinga pa, na gumagalaw. Dito lahat. So, alam ko sobrang hirap na siya noon. Nung kausap ko siya, hindi ako nagpakitang nanghihina, na umiiyak. Nagpakita ako ng lakas ng loob, ng tapang, kaya kailangan kong ipakita, kailangan namin ipakita ang magkakapatid na matapang kami, na kaya namin lahat, yun. Pero nung natapos na yung usapan namin, nandoon na naman, umiyak na naman ako na umiyak kasi hindi ko pala kaya. So, doon umikot yung mundo mo sa nanay mo tapos ganun wala din parang napakaaga niya pa para mawala. Sabi nga namin napakabait pa ng nanay namin, bakit nagkasakit siya tapos siya pa yun, kasi mahirap talaga kasi hindi natin malalaman talaga hanggang sa ano wala yun. So, nahihirapan ako hanggang ngayon. Nasa healing process pa rin ako ng depression. So, dito ko natatapusin tong episodes na to na medyo emotional ako ng konti. So, wala na ako masabi. Basta malungkot ako. Ayan. Kailangan maging matatag. Kailangan matagal. Bye. See you in my next one.